Storm surge na bitbit ng bagyong Yolanda ang sinasabing kumitil sa daang-daang buhay sa ilang bahagi ng Kabisayaan. Pero paano nga ba malalaman ang tindi ng epekto nito at ano ang mga paraan para makaiwas sa trahedyang dala ng isang storm surge? Alamin sa pagbabandila ni Bettina Magsaysay. Bago pa ang pananalasan ni Bagyong Yolanda, una nang naganap ang storm surge noong Setyembre 2011. Ganito ang nag-iiksena sa Rojas Boulevard sa Maynila nang manalasa ang Bagyong Pedring. Ang mga higanting alon na nilikha ng malakas na bagyo ang tinatawag na storm surge. The more na malakas yung bagyo, the more na mataas yung storm surge. Walang-wala yung sa Manila Bay na yon, ano? Kung nakita natin kung ano yung nangyari doon sa Manila Bay, imagine mo siguro mga at least ilang times pa. Ganong kataas yung nangyari sa Tacloban. Depende ang taas ng alon sa bilis ng bagyo. Paliwanag ni Dr. Kelvin Rodolfo, isang eksperto sa storm surge, maaari tayong makaranas ng mas mataas pang storm surge dahil sa climate change. Ang ibang bansa gaya ng Japan, nagtayo ng seawall na panangga sa tsunami o storm surge, 12 taon din ang inabot bago mabuo. Pero para kay Dr. Rodolfo, hindi ito praktikal sa Pilipinas. Kung mag-engineer tayo, kailangan matitibay. Kung matibay naman, napakamahal. Ang importante ay sumunod ang mga residente kapag naglabas ng storm surge warning. Dapat umakyat sa lugar na lampas sa inaasahang taas ng alon at lumayo agad sa dalampasigan. Dapat bawat pamilya may balak kung halimbawa alam nila may parating na bagyo, kung anong dapat nilang gawin, kung saan sila pupunta. Sa huli, hindi lang dapat sa gobyerno iasa ang lahat. Kailangan may sariling diskarte sa tuwing may unos na parating. Para sa Bandila, Bettina Magsaysay.